It is so very nice to sing, "It is well with my soul." Pagkatahimik ang ating loob, tahimik ang ating puso, payapa ang ating damdamin, yan na ang talagang presensya ng Diyos sa ating buhay. At para laging tahimik ang buhay, it is always well with our soul, dapat huwag ikaw. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral sa paghahanap natin ng kapayapaan para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Salamat Panginoon dahil kayo ang aming kapayapaan at kayo ang aming kaaliwan sa lahat ng panahon. Sa sandaling ito, humihiling kami Panginoon na payapain niyo aming loob. Pagalingin niyo aming mga nararamdaman sa aming mga katawan. Palakasin niyo po kami. Patalasin ang isip at ihanda ang aming espiritu na makipagniig sa inyo. Gamitin niyo po Panginoon ang inyong lingkod, ang mensahe, ang mga tekstong babasahin upang maging tulay ng ang espiritu nyo ay makarating sa amin at kami naman ay makalapit din sa inyo. Turuan nyo kami, buksan nyo pong aming mata, ang aming puso, nang lalo kaming maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Ang dalangin namin na ama, kayo po ang maging tagapangaral, gamitin nyo lamang inyong lingkod, ang tinig nyo ang nais naming marinig. Alisin nyo po ang lahat ng abala sa aming isip, lahat mga agam-agam, at turuan nyo kaming magtuon ng pansin sa inyo lamang. Pinupuri namin kayo, dinadakila, pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus, sa inyong anak, aming Panginoon at kaibigan. Huwag ikaw. Babalikan po natin ang walang kamatayang istorya ng babaeng babatuhin sana pero hindi natuloy. Juan 8:2. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo, ibig sabihin ay si Jesus. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at nagsimula siyang magturo. So isang pangangaral ang mabilis na naganap. Juan 8:3-5. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Biglang iniharap sa Panginoong Jesus ang isang usaping legal, may kaugnayan sa batas. Nagkaroon ng isang malinaw na paglabag sa batas o sa utos ni Moises. Tiyak ang pagbabawal at tiyak din ang parusang nakatakda. Wala kahalos gagalawan dahil idinikta na ng batas, ng tradisyon, at nung ginagawa ng babae nung mahuli siya, idinikta na ng lahat ng yon ang tiyak na desisyon na dapat ay ipataw sa kanya. Pero ito isang maselang usapin at pagpili para kay Jesus. Para sa mga pariseyo, mga tagapagturo ng batas at kaugalian, walang hirap na kailangang danasin. Walang pagdadalawang loob dahil isa lang ang choice, batuhin hanggang mamatay ang babae. Malinaw at maging sa kanila kasaysayan ay napakaraming beses nang ginawa. Pero inilagay nila kay Jesus ang napakalaking hamon, tanong, problema. Sino alin ang pipiliin, kakatigan ni Jesus? Ang batas o ang lumabag sa batas? Ang makapangyarihang hukuman ng mga pariseyo, ng mga mangangaral, o ang isang hamak na babaeng ito? Sino ang kakampihan? Kanino maninindigan, sa tradisyon at relihiyon o sa personal na kapakanan ng isang individual na babae? Babangga ba si Jesus sa pader ni Moises, ng templo, ng tradisyon para lamang lingapin ng isang walang kwentang babae sa tingin ng marami? Nalagay sa hukuman ang kalagayan ni Jesus bilang mangangaral. Isang napakabigat na hamon kung saan siya titindig.
Yung bang reputasyon niya bilang isang makadiyos na guro o ang buhay ng babae na nakataya? Kung gusto niyang hangaan siya ng mga conservative, ng mga relihiyoso, sasabihin niya, aba, dapat sundin ang batas ni Moses, batuhin ang babaeng to hanggang mamatay. Pero ano ba ang dahilan? Bakit nangangalo niya ang babaeng ito? Siya ba ay isang prostitute na itinulak ng kagipitan, pangangailangan ng kumakalam na sikmura para ibenta ang tanging natitira niyang pwedeng ibenta ang kanyang katawan? O siya ba ay napilitan lamang sa ganitong uri ng gawain? Ano kaya ang dahilan? Sino ba namang babae ang sa mangangarap na maging ganito? Anong mga kabiguan, sakit sa buhay ang nagtulak sa kanya para gumawa ng isang bagay na pinagbabawal ng kanilang relihiyon, ng kanilang kaugalian, at kahit kailan ay hindi itinuring na marangal? Sino ba naman ang pipili ng ganon kung may iba pang mapagpipilian sa buhay? So mamimili si Jesus ang buhay ng babae o ang doktrina ng pagmamahal at pagpapatawad na itinuturo niya, o ang luma at dating sistema laban sa bagong pamamaraan na kanyang pinaiiral? Ganyan pa rin ang pinagpipilian natin ngayon. Kaya dapat tayong matutong mula kay Jesus. May sinasabi ang verse, in their case, what we call now the Old Testament. Noong panahon ni Jesus, walang Old Testament. Yun lang yung scripture nila, wala pang new. Ito, sabi ng verse, ito ginawa ng babaeng ito. Sabi ng verse, dapat batuhin siya hanggang mamatay. So, babatuhin ba natin? Ngayon naman tayo mga Kristiyano, heto ang Old Testament at heto ang New Testament. Heto ang verses, heto ang ginawa ng taong ito, lalaki man o babae, bata man o matanda. Sabi ng verses, dapat siyang parusahan, dapat siyang itakwil, dapat siyang itiwalag. Ano ang gagawin natin? Kung ibabase natin kay Jesus sa kanyang mga itinuro at sa kanyang mga pamamaraan, ano ang ating kakatigan? Juan 8:6, itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Anong gusto nila maiparatang? Pag sinabi ni Jesus, batuhin hanggang mamatay, yun ang sabi ng verse. E di sasabihin nila, e di hindi naman pala totoo yung sinasabi mong pagpapatawad, pag-ibig, pagkalinga, pag-unawa, etc., etc. Mapipintasan siya. Pero pag sinabi naman niyang, huwag batuhin, sasabihin, aba, hindi ka sumusunod kay Moses, ha? Hindi ka biblical. Hindi yan ang sinabi ng verse. Kaya ipit si Jesus sa tingin ng mga malisyosong nagtatanong. So, nasakdal at nililitis ang babae. Ganon din si Jesus. At ganon din ang batas ni Moses at ng tradisyon. Nakasakdal din. Marapat pa bang ipatupad ang utos ni Moses na halos 2,000 taon na ang lumipas? Noong tribal nation pa lamang ang Israel at ngayon isang full-blown nation na sila, ganun pa rin ba dapat ang mga patakaran? Nasakdal at nalitis maging ang sambayanan na lumaki kayo sa turo ng Diyos, lumaki kayo sa templo, lumaki kayo sa synagogue, puro kayo pinapakain ng mga turo ng kabutihan, pagmamahal. Ngayon may isang babae na nagkasala, gustong gusto niyo siyang batuhin hanggang mamatay. Malinaw sana kung ang kasalanan niya ay gumamit siya ng weapon of mass destruction at pinasabog niya ang buong Jerusalem. Baka meron pa tayong pagbasihan para sabihin, abay, dapat naman siya magkaroon ng death sentence, life for life, tooth for tooth, limb for limb. O kaya ay meron siyang minasaker, o meron siyang winan 2-3 na mga taong dinaya niya at ang mga lifetime savings ay nadaya niya sa isang negosyong hindi totoo. Pero ang babaeng ito, ang offense lang niya, yung sa sarili niya, katawan lang niya, wala siyang idinamay. Wala siyang nilakawan, wala siyang pinatay, wala siyang ginawa ng mga violence. Ano ang sasabihin ni Jesus? Akala ng mga nagdala ng babae sa kanyang harapan, huling-huli na nila si Jesus at wala nang kalusot-lusot.
na pwede na nila ngayong mapintasan at maisakdal din. Juan 8:6. Ngunit, yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. 7-8. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Hindi hinatulan ni Jesus ang babae. Hindi niya sinabing guilty, hindi niya sinabing not guilty. Hindi niya rin inihatol na huwag batuhin. Hindi niya binaliwala ang batas ni Moises. Pero nagtakda si Jesus ng patakaran kung sino ang pwedeng humusga sumunod sa verses at unang bumato, yun lang walang kasalanan. Parang nalimutan ni Moses na isama yon sa kanyang batas. Na kung may nahuli kayo na gumagawa ng ganito at ganon, batuhin nyo hanggang mamatay. Pero ang unang babato ay yun lang walang kasalanan. Idinagdag ngayon ni Jesus sa utos ito. Pwedeng may bumato, si perfecto o si perfecta lamang. So napakaganda ng leksyon na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, ito ini-apply ng Panginoon sa isang kasalanang very personal, very limited yung damage kung meron man at hindi yung napakalaking kasalanan, violence, robbery against many people. So niya, sige. Batuhin kung babatuhin, ang unang babato ay yung wala ni katiting na kasalanan. And because Jesus was non-confrontational, He just went back to do what He was doing. Yumuko siya muli at nagsulat sa alabok sa pamamagitan ng kanyang daliri. Hindi niya inusig yung mga tao. Oh, sino? Sino sa inyo wala kasalanan? Sino? Hindi siya nag-provoke. Binigyan niya ng panahon ng mga tao mag-isip-isip at suriin ang kanilang mga sarili. Kaya yumuko siya ulit nagsulat-sulat to give them time to reflect. Juan Walosiam, nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang pumasa sa pamantayan. Walang pumwedeng maunang bumato. At syempre, kung walang mauna, edi walang susunod. Meron bang papangalawa kung walang una? Wala. Kaya dapat din nating tularan ngayon ang policy ni Jesus. Sabi po ng verse ganito, o sige, yung walang kasalanan, kayo ang magpataw ng parusa. Mauna na kayo. At kung merong tamang ginawa yung sambayanan nung araw na yon, e isa-isa nilang binitawan yung mga dala nilang bato at isa-isa silang nag-uwian para asikasuhin ang mga sarili nilang buhay at huwag nilang pakialaman ang buhay ng babaeng ito. Juan 8:11. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So hindi hinatulan ni Jesus ang babae. Pinaalalahanan lamang. Inilatag ni Jesus ang mga pangunahing prinsipyo sa paghusga sa mga nagkakasala. At isipin nyo ngayon ang mga hinuhusgahan natin, ang hipag nyo na pinaparatangan nyong nangangaliwa, ang office mate nyo na pinaparatangan nyong buntis, eh walang asawa, ang church mate na pinapatawan nyo ng kung ano-anong mga husga, chismis, kwento, pintas, unahing husgahan ang sarili.
Yun ang marapat gawin. Pag sinabi mong ako, hindi ko ginagawa yung ginagawa niya, hindi pa pantay ang iyong paa, buhay ka pa, huwag ka magyabang, hindi mo alam kung ano pa mga darating sa iyong pagsubok, pahirap, kagipitan sa buhay. At kung hindi pa nangyayari sa iyo ang mga kahihiyan, ang mga kaabahan, ang mga kahamakan na nangyayari sa iba, ay magpasalamat ka. Huwag mo silang tungtungan, tapakan at idiin, because you don't know what will happen and what can happen in your own life. Ngayon, kung wala ka ni katiting na kasalanan, mauna ka nang manghusga at magparusa. Tiyakin mo lang nga na ang pangalan mo ay perfecta o perfecto. Isa pang prinsipyo na inilatag ng Panginoong Yesus, kung may kasalanan ka rin, hindi ka pwedeng manghusga. Magtigil ka. Bitawan mo yung bato na yan, itiko mo ang bibig na matabil, umuwi ka sa bahay mo, at maglaba ka. Yun ang gawin mo. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay at huwag mong urirating ang buhay ng iba. Kung ang unang humusga, halimbawa, merong talagang naglakas ng loob na humusga at bulag siya sa kanyang sariling katotohanan, kung may unang humusga at siya ay may kasalanan, wala siya sa lugar na humusga. Kaya walang pwedeng sumunod o gumaya sa kanya sa paghusga. Hindi naman mawawala yun na yung bulag, bingi. Manguhusga pa rin kahit alam niyang may kasalanan siya o kaya in denial siya sa kanyang kasalanan. O sasabihin niya, ang kasalanan ko naman maliit, yung kanya malaki. Walang maliit at malaki. Pareho lang yan. May nauna, wala ka pa rin karapatang pumangalawa o pumangatlo kasi yung nauna mali. Wala siyang karapatang gawin yon. Hindi ka dapat sumunod. Inilapat ang ganitong patakaran kahit pa nga ang nalabagay ang batas ni Moses, ha? Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, kung gaano katindi ang lakas ng batas ni Moses sa buhay ng mga Israelita. Mga kinakain nila at hindi kinakain, ginagawa at hindi ginagawa, isinusuot at hindi isinusuot, mga batas ni Moses. Yun ang nakataya. Sabi ng batas ni Moses, batuhin hanggang mamatay. Pero para naman hindi bigyan ng pagkakataon ng mga tao na si Jesus ay isakdal na lumalabag sa batas ni Moses, hindi niya sinabing huwag sundin ang batas. Pero in effect, hindi naman talaga nasunod dahil sabi niya, sige, sundin, pero ang pwede lang sumunod yung perfect. In effect, hindi talaga pinairal yung batas. Ang scripture ng mga Israelites noong panahon na yon, ng Old Testament, ang scripture natin ngayon, Old and New Testament, the same principle holds. You cannot put up a verse and say, I should kill this person because the verse says it allows me to kill him. And Jesus will say, okay, kill, but make sure that you are sinless. Kumisan, hindi natin na-appreciate yung bigat ng ginawa ni Jesus na hindi niya ipinasunod yung batas. Dahil iniisip natin, Old Testament naman yun eh. Luma na yun. Pero sa kanila, hindi yun old nun. Yun ang scripture nila nun. Hanggang nagkaroon ng new. Na ngayon na may old na rin dahil 2,000 years old na yung new. So gusto niyo maging legalistic, magparusa, magtiwalag, magpahiya, mangpulpito, go ahead. Just make sure that you are perfect. That you have not committed any sin. Napaka-importante kung ang batas ni Moses sa ngalan ng pag-ibig, pagpapatawad, kabutihan, pag-unawa ay hindi pinairal, edi lalo naman siguro kung mga patakarang relihiyoso lang o administratibo ng isang denominasyon o sekta, is it worth it to kill a person emotionally and spiritually, to embarrass a person and stone a person to death with words, with judgment, because of a breach of policy? Very revolutionary ang pamamaraan ng Panginoong Jesus. Sa bagay, bakit pa ba naman tatawid ang anak ng Diyos mula sa kalangitan para isilang sa lupa, para lang pairalin yung dating umiiral na at wala naman palang babaguhin, walang aayusin, walang gagandahan, bakit pa magsasayang ng pagod?
Bakit pa mamamatay sa krus ang anak ng Diyos kung tuloy din lang pala naman ang lahat ng umiiral ng mga pamamaraan? What's the point? Juan 13:34-35. Sabi ng Panginoong Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Hindi magbatuhan hanggang mamatay. Hindi magsakdalan, hindi magpagalingan, hindi maghusgahan. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Paano mag-iibigan? Sabi ni Lord, kung paano ko kayo inibig, may ideya ba tayo kung paano tayo iniibig ni Jesus? Konti lang. Ang liit kasi ng utak natin, hindi pwede magkasya yun kung paano umiibig si Jesus. Pero meron tayong konting pahimakas, clue, kung paano umiibig si Jesus sa atin. Kung paano umiibig ang isang magulang sa isang anak. Kung paano nagmamahal ang isang ama o isang ina sa isang anak. Ina, tatanungin kita, ang anak mong dalaga, nagkasala, nahuli, nakikipag-sex kung kanino hindi niya asawa, kakalad ka rin mo ba sa harap ng plaza? Iharap mo ba sa tao at ipababawto mo hanggang mamatay? Kahit pa alam mo na sabi ni Moses, hindi mo gagawin. Pagtatakpan mo, hindi mo ipapahiya. Gagawa ka ng paraan para siya makabangong muli, makarecover. Ipagtatanggol mo siya sa mga uusig sa kanya. At mga ina, mga magulang, kung ganun ang gagawin natin sa ating mga anak, dapat ganun din ang ginagawa natin sa kapatiran sa church. Malasakit. Nalaman mo na nagkamali si ganun, nalaman mo may kapintasan si ganun, nalaman mo may kasalanan si ganun, huwag pag-usapan tulad ng hindi mo gustong pag-usapan yung sarili mong anak kung siya yung biglang naging unwed mother. Yun na siguro ang pinakamalapit na pwede natin gawin para unawain ang pag-ibig ng Diyos kung paano nagmamahal ang isang magulang sa isang anak. Hindi pa nga yung asawa sa asawa dahil naghihiwalay pa nga yan eh. Naglilimutan, nagbabago ng loob, pero yung magulang, kahit dugo, ibibigay sa anak. And yet, marami pa rin magulang na pasaway, marami pa rin magulang na malupit, maraming magulang na hindi mapagmahal. Kaya, clue pa lang yun. Can you imagine the love of Christ? That He would die for us. Na kung meron tayong gustong usigin, saktan, isipin mo na lang na mahal yun ni Jesus. Kahit hindi mo mahal, pero dahil alang-alang mahal ni Jesus, dapat mo na rin igalang pag malasakitan. At kung maaari, mahalin na nga. Sabi ni Lord, kalimutan nyo lahat ang utos. Yung mga utos-utos na yan ang naging turo sa inyo maging malupit. Ginagamit nyo sa iba, pero hindi nyo ginagamit sa sarili nyo. Mahigpit kayo sa iba, pero hindi sa sarili. Pag meron kayong gustong usigin, pag-usapan, nagtatago kayo sa likod ng Diyos, gumagamit kayo ng mga verses para ang mga sarili nyong mga kalupitan, mga kasamaan, ay maipataw nyo sa iba nang merong justification, you will use a verse. Para patuloy nyong mausig ang mga hindi nyo gustong tao, para maipwera nyo yung mga taong hindi kayo komportable, magtatago kayo sa Diyos at sasabihin nyo hindi sila maka-Diyos. Kaya sabi ni Lord, para hindi magulo, para makanta nyo, it is well with my soul. Bagong utos ang iiwan ko sa inyo. Limutin nyo yung lahat ng iba. At ito ang utos na mangingibabaw sa lahat ng mga utos na nauna. Ibig sabihin mga utos sa Old Testament at mga propeta o utos na sumunod matapos si Jesus umakyat sa langit na nasa New Testament o utos ng mga disipulo. So nauna o sumunod kay Jesus, ang dapat mangibabaw yung utos ni Jesus, mag-ibigan kayo. Kung meron kang verse sa Old Testament, verse sa New Testament, nababangga yung ideya sa ideya ng mag-ibigan, sino dapat na mangibabaw? Si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Hindi propeta, hindi disipulo. Ang utos ni Jesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong utos at itong pinakamahalaga, itong dapat mangibabaw. Pag may conflict of interpretation, pag may conflict in the essence
of all the other teachings in the Old and the New Testament, this doctrine will prevail, the doctrine of love. Kaya pag meron tayong gustong gawin, itatanong mo, is it loving? What would Jesus do if Jesus was here? Kung meron tayong gustong itiwalag, ipapatiwalag ba ni Jesus yun kung nandito siya? Marami sa atin, mas mahigpit pa kaysa kay Jesus. Tulad din ng maraming disciples at propeta, mas mahigpit talaga sila kay Jesus. May matututunan tayo sa kanila, pero tatandaan nyo, pag may conflict of interpretation, you know who should prevail. The Lord of Lords, the King of Kings, your Savior and my Savior, Jesus. Ito ang utos na mangingibabaw sa lahat ng mga katuroan at doktrina, sa lahat ng mga pamamaraan at patakaran. Ano yon? Pagmamahal. Mapagmahal ba yung gagawin natin? Mapagkupkup ba? Mapagkalinga? Pag ba may nagkamali, gusto na natin siyang totally burahin sa mapa o turuan natin siyang bumangon para siya makarecover. Kaya sa inyong private reflection, basahin niyo ang 1 Korinto 13 na hindi na natin babasahin lahat ngayon. Homework. Balik-balikan ninyo at suriin ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagmamahal. Kung walang pagmamahal, ang lahat ng mga itinatanging kaloob ng Espiritu o mga dakilang gawa ay walang kabuluhan. Napakahalaga, balikan ninyo ang 1 Corinthians 13, but I am going to read verse 13, which is the last verse of 1 Corinthians 13. Kaya ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. If you're going to commit an error, err on the side of being loving. Kung magkamali man tayo, doon tayo magkamali sa pagiging maibigin kaysa pagiging masungit. Sumobra man tayo, sumobra tayo sa pagmamahal, hindi sa pagkamuhi. Kaya ang pagpipilian natin, pag may nagkamali, remember, pagkakamaling personal ang pinag-uusapan tulad ng babae. Hindi yung sinunog mo ang buong Metro Manila. Yung may racket ka, ang dami naghihirap dahil sa'yo. Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung napaka-personal, yung buhay ko, in my private life, sa tingin mo, hindi ako holy. Sa tingin mo, makasalanan ako. Sa tingin mo, hindi ako sumusunod kay Moses. Pipili tayo, mga kapatid, mambato o magmahal. Yun ang clear na lesson. Pero marami sa atin, gusto pa rin talaga mambato. Kung sakasakaling sinuri natin ang sarili natin at sabing gusto ko pa rin mambato, may problema ka. Dapat mong ilabas sa Diyos yung problema mo. May galit ka sa mundo. Siguro may mga bumato sa'yo kaya rami-rami nung araw kaya gusto mo ngayong gumante. Kaya kailangan yan dalin sa paanan ni Jesus, magpatawad, limutin ang nakaraan para mawala yung violent nature natin. Mawala yung mga galit na hindi maipahayag, hindi inaaming nandun. Kaya tuloy nagiging tayo maramot, masungit, magagalitin. At lahat yan ay pinapawi, inuhugasan ng dugo ni Kristo at napakabigat yan para dalin buong buhay. Walang karapatang mambato ang may kasalanan din. Kaya kung tutuusin, walang may karapatan. Mateos 7:1, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan. Mateo 7:5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kaya bakit mangbabato ng makasalanan? Mahirap mambato. Pag nambabato ka, kalaban mo si Jesus. Pag nambabato ka, kasalaban mo sarili mong konsyensya. Kalaban mo yung sariling judgment sa kasalanan dahil may kasalanan ka rin. Samantala, madali naman magmahal. Sasabihin na iba, mahirap magmahal, pero mas mahirap mambato. Kasi mahirap maging perfect. Mas bagay sa makasalanan, mas kayang gawin ng makasalanan, mas katanggap-tanggap na gawin ng makasalanan, at mas makadiyos gawin ang magmahal. Namimili lang naman tayo araw-araw, mambabato o magmamahal, magmahal ka na.
Iyon ang gusto ng Panginoon. Sa katunayan, mas makasalanan, mas dapat mapagmahal. Bakit? Sabi ng Kawikaan 10:2, ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Kasalanan ang pinapatawad at iniibig, at kasalanan nung nagpapatawad at umiibig. Pag umiibig ka, nagmamahal ka, yung kasalanan nung mahal mo, nililimot mo. Pero may kakambal yun, ang kasalanan mo, nililimot din ng Diyos. Pero habang inuusig mo ang iyong kapwa, mas binibigyan mo ang langit ng pag-uusig laban sa iyo. Pinapawi ng pag-ibig ang kasalanan ng pinapatawad at ng nagpapatawad. Kung may mambabato man, kung may mauuna man, huwag ikaw. Hayaan mo sila. At kung sila'y maglakas ng loob na umuna, kahit wala silang karapatan, huwag pa rin ikaw ang pumangalawa o pumangatlo. Huwag kang sumali. Hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon para sa ating buhay. Ama namin sa langit, balik-balikan man namin ang kwentong ito, hindi maubos-ubos ang mga gininto ang aral na nagmumula sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na unang-una, huwag maunang bumato. Huwag maunang magbukas ng mga daldalan at mga chismisan. Huwag maunang umungkat ng mga kung ano-anong bagay tungkol sa aming kapwa. At kung may mao naman, turuan mo kaming magpigil at huwag pumangalawa o sumali. Turuan mo kay Panginoon na ang kailangan namin para kami mapatawad ay ang iyong pag-ibig, at yun ang turo mo sa amin, umibig din at magpatawad sa iba. Na ang hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin, at yung sobrang masungit ay kasusungitan din ng langit. Teach us, Father, that the doctrine of love releases not only the accused, but also the accuser. Na kung kami magpapatawad at hindi manghuhusga, yung kabaitan na yon na ibinibigay namin sa iba, ang siya rin kabaitang tatanggapin namin para sa aming sariling mga kasalanan. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid. And let us be specific. Sino ang hinuhusgahan nyo sa buhay? O sino-sino? Pwedeng yung hinuhusgahan nyo ay haka-haka lang, hindi pa napapatunayan. At pwede namang nahuhuli nyo sa akto tulad ng nasa kwento. Pero kay haka-haka o napatunayan, sigurado man o hindi sigurado, sabi ni Jesus, manghusga ka lang kung wala ka rin kasalanan. At sino mang taong matapat sa sarili ay aamin na makasalanan tayong lahat. Kaya walang dapat manghusga. Kung meron kang lakas na hindi nagagamit, you have excess energy, gamitin mo sa pagmamahal sa kapwa, huwag sa pagkamuhi. Sa pagpapatawad, hindi sa pag-uusig. Turuan natin ating mga sarili na tumalab ang mga napadinig at nababasa sa Biblia. Hindi lang magandang kwento, pairalin sa buhay. Gawing pamantayan ang pang-araw-araw na pamumuhay para maging tunay tayong tagasunod ni Kristo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ama namin, pakalinawin yung aming isip na kung meron kaming gustong pintasan, unahin namin tingnan namin sarili at ituring namin na aming kapwa na parang mga anak namin na gusto namin pagmalasakitan, mahalin, arugain upang umasenso para makabangon sa mga pagkakamali at magkaroon pa ng panibagong simula. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, at hilingin ang kapangyarihan ng Espiritong Banal upang matupad natin ang dakilang utos ng ating Panginoong Jesus. Lord, as your people sit in silence and fellowship with you in prayer, let your spirit be one with ours. Empower us not only to understand, but empower us to obey.